Hello, kidsers, and welcome back to my YouTube channel. Okay, Gidsers, another store naman dito, no, na matatagpuan din sa Dragon 8. So, ang pangalan ng kanilang store ay... Dragon 8, Join at Bridal Boutique. Ayan. So, ito naman ang susunod nating feature, no, na tindahan o boutique. Teka lang, ba't di nagliliwanag? Ang tagal. Hi! Nangyari. Wait lang. Ayun, mas malinaw pala dito eh. Joe and Ed Bridal Boutique. So, comment down below, Gidsers, kapag meron kayong napusuan ha, na gusto ninyong ano, bridal gown. Kontakin lang, meron silang Smart, meron silang Globe, at meron din silang Facebook page. Ayan, si Ate Josie. So, umpisahan na natin ang kanilang nagagandahang creation. So, dako tayo dito sa pinaka... ano, catching na ano, no, sa kanyang boutique. Oo, best seller daw nila. Ano pong tawag dito sa design na ito? At talaga namang ano, very catchy. Spaghetti with ribbon. Oo, tapos meron pa siyang ano, ano tawag dito? Sequins? Beads. Beads, ayan. Ano po ito? Burda o dikit? Burda, taray. Ay, ang ganda, oh. So, kapag wedding day ninyo, ayan, pwede siyang ilagay ang spaghetti with ribbon. Tapos kapag nasa reception na kayo, pwede nyo siyang tanggalin. Ayan, detachable pala yung ano, yung size niya. Bongga! So magkano po yung ganyan? Ito, sabihin ko lang sa inyo ng 18. Oo. 18,000. Tapos ang haba ng kanyang long back ay umaabot ng how many centimeter ba yan? 3 meters. Oo. 3 meters ang kanyang haba ng long back. O, diba? Taray, ang haba. So, kung gusto ninyo ng ano, princess peg o mga goddess peg, ayan, ito ang piliin ninyong gown. Alam niyo, pagpunta ko dito, very catchy yung kanyang ano, no, spaghetti with ribbon. Kakaiba. Yun nga ang tinatawag nilang best seller daw dito sa kanilang boutique. Ayan. So, 18,000 meron na kayong bonggang-bonggang bridal gown. So, dako naman tayo sa kanilang iba pang mga ano, no, creation. Ano pong tawag? Bohegian. Pero kakaiba po yung kulay niya, no. Yes. Bridal pa rin po yes, yan. Kahit champagne na color. Champagne color siya. Bakit may champagne color sa bridal? Di ba mostly white siya? Yes. Pero bakit nagiging champagne? Kasi na nila yung... Iba? Ah, okay. Meron daw tayo mga ano, bride na mas pinipili nila ang ibang kulay. Instead of white, meron silang pa-champagne. Ayan. So, ang tawag po uli ay Bohemian Bridal Gown. Oo. So, anong tawag dito? Lace. Lace na long sleeve. Tapos, ilang layers po ito? Bari 4 layers. 4 layers daw ito. 4 layers. For only? 15 pesta. 15 tao. Meron na kayong champagne bohemian bridal gown. Tapos long tail din. Ay, long tail din siya. Lahat sila long tail o long, long back. Ayan. So, lahat siya, mga 3 meters. 3, ma'am. 3, ayun po yung pinaka-standard na. Ayun ang standard daw, no, ng kanilang palongba. Ayun. Oo. So, pwede pa rin daw habaan, no? Ayan, ang ganda. Pwede din tayo magpa-customize. Ang ganda pala nito. Yes, po. Bonggang-bongga siya, oh. So, for only 15,000. Ang ganda-ganda ng Bohemian, ano, bridal. Ang ganda pwede niya. Pwede rin daw siya i-customize ng off-white. Yes, oo. Same design. Same design. Pero pwede kayong magpagawa ng off-white kung hindi ninyo prefer ang champagne. Oo. Tapos, meron din silang ibang mga design pa rito, no? Meron silang, ang tawag dito, pa-mermaid cut yes, po ba ito? Ayan, yung mga pa-mermaid cut. Pa-mermaid cut. Magkano naman ang mermaid cut? Yan, 18.
18,000 naman ang ganito. So hindi siya pure white, no? Hindi po. Champagne din. Opo. Light naman siya. Light naman siya. So again, magkano nga ulit yung ganyan? 18,000. Long tail din. Long tail din siya. Sa ganito naman, ito ano lang po, mura lang siya. Mura lang daw yan, Gidsers. Mga magkano yan? 12,000. Ayan. So nagbibigay pa rin kayo ng ano, discount? Yes. May mga discount. May mga discount kayo. Kapag ka walk-in kayo o personal na kayo pumisita dito, nagbibigay naman sila ng discount. Ayan. Tapos, ito ay metallic panel. Metallic panel. Metallic panel yung design. Oo, metallic panel ang kanyang design. Oo, parang mga pang royal ano to ha, wedding gown. Yes. Oo, parang pang London. Magkano yung mga ganyan? 20. Ganda naman. 20,000 ang ganyan, Gidsers. Metallic panel. Ganda, no? Ilang layers naman po yan? Yan, bali ano, bali 4 layers din. 4 layers din, long back. 3 meters ulit, ano, yung long back niya. Ayan, complete accessories. Tama po ba? Yes. Complete accessories. Lahat siya, no, complete accessories. So, ayan. Parang napansin ko, mostly, puro mga champagne ang sa color. Sa akin, kasi minsan, ano, mas mabenta kasi sa akin ng champagne. Oo, mas mabenta pala ngayon ang champagne color sa 2022. Oo, pagka ganito, magkano po yung ganyan? Ito mura lang sir yan, mga ano lang yan, bigay ko lang siya ng mga 13. 13,000, long back na rin. Pero ang ganda rin ito, hindi papatalo ito, oh. Yan. Magkano yung ganyan? 15,000. Ano po ito, handmade din? Opo, handmade din. Oo, mostly handmade pala dito sa Joe and Ed Bridal Boutique. Oo. So, hindi na kayo lugi kasi kahit na ipa-laundry nyo yan, hindi basta-basta matatanggal ang kanyang mga sequins. Oo. Nakatahita lang siya. At pwede nyo rin siya iparenta para makabawi kayo sa pagbili ninyo ng ganyang kagandang bridal gown. Ayun din, oh. Magkano po yung ganyan? 15 din. 15 din daw yan. Mermaid cut. Ayan. Sa kabila, ayun, wait lang ha, Gidsers ha. Kasi, merong mga ibang ano, brides, mas prefer nila yung ganitong cut to. Ano pong tawag sa ganitong standing cut? Standing collar. Standing collar? Standing collar. Oo. Standing? Standing collar. Oo, bakit siya tinawag standing collar? Nakatayo yung kanyang. Okay. Standing collar pala ang tawag sa ganitong cut. So, pag ganito po, magkano yan? Yan, bigay ko lang yan ng ano, 12,000 daw, Gidsers. O, meron na kayong napaka-sophisticated na bridal gown. So, kung gusto niyo naman ng, ito, mas mababa po mermaid ba ito? Oo, mas mababa. Oo, mas mababa naman ito. Magkano po yung mga ganitong ano? Ito, ano to eh, borda din naman siya, pero manipis lang yung hindi siya masyadong heavy. Manipis din na siya masyadong heavy. Nang 10. 10,000 lang yan, guys. Alam nyo sa baba nyo, ang ganda ng pagkakaano dito, oh. Oh, ang ganda. Ano pong tawag dito sa may ano nito? Ginamit na... Ito po. Ito po kasi ano to eh, Shantung Silk. Ano po? Shantung Silk. Oo, ito Shantung naman silk. Is Taiwan Husi. Oo, Shantung Silk. Ayan ang tawag niya. Magkano po ulit? 10,000. Ayan. So, wala na ba tayong picture, no? Yun lang. Pwede naman sa kabila. Dako naman tayo dito sa kabila. Parang na-picture ko na to kanina. Ay, hindi pa. So, pagkaganito naman po, ay, ang ganda naman ng pagkakaano yes dito. Ano pong tawag dito sa ano na ito? Parang ano, ang tawag naman dyan. Ang ganda. Di ba pa long sleeve din siya? Tapos, handmade din po siya, yes, no? Handmade din siya. So, hindi na kayo lugi kasi hindi basta-basta matatanggal ang mga sequins and beads na ginamit. Taiwan Husi. Tama. Oo. Sa tagal natin pag-vlog, minsan, alam na natin yung mga tela, no? Oo. Taiwan Husi din siya. Long back din siya, guys. Pero ito hindi mo po nasasagot, ate. Anong tawag sa style na to? Ano ang tawag dito, Sheila? Yung may ganito. Kasi may natututunan tayo habang nag-vlog tayo. May mga iba't ibang tawag sila. Round no? neck? Round neck ba? Oo, pa-round neck daw siya. Kung meron ito tayong... Ito po kasi yung around neck. Standing collar. Ito naman, pa-round neck. Yung ganyan. Round neck. Oo.
Tapos yung likod niya, ganun din. 3 meters din. Yes. Pero maganda ang likod nito kasi fully beads talaga siya. Ah, sa likod. Oo nga. Dito sa likod niya, meron din siya mga pa-beads at saka mga sequins hanggang dito sa baba. Hanggang baba. Oo, 3 meters. Tapos, ilang layers po siya ulit? Ganun din, 4 layers. 4 layers, 4 layers. Ayan. So, magkano nga ulit yung ganyan po? Ito, mas mataas ng konti. 20. Mas mataas na ito ng konti, 20. Marami nagko-comment sa akin, paano daw kapag ka medyo chubby po sila? Ano po ang pwede natin gawin doon? Magpapaano sila, no? Magpapakustomize. Magpapakustomize. Mas mahal po ba ang customize sa ano? Pero, same price. Ayun naman pala. So, there you have it, Gidsters, no? Kapag ka medyo feeling ninyo, wala kayong kasukat dito, pwede naman daw po pala sila magpa-customize. Same price din, no? So, depende pa rin yun sa ginamit na material, tsaka yung mga tela. Oo. So, dun tayo magbe-base ng mga presyo. Oo. So, ano pa ang ating pwedeng i-feature? Ito. Mga pang-mother. Ay, tapos na to, no? Ito naman is ano? Ito parang minimalist ano to? Minimalist talaga siya. Oo. Magkano yung ganyang minimalist bridal? Ay, marami rin nagtatanong sa akin ng mga minimalist ano? Itong minimalist na bridal, to, ganitong klase lang siya. Guys, ang ganda rin, ho. Sa palongbak niya, mula dito sa harapan, lace. Citru lace. Hindi, ah. Sila, matanggal na nito. Ilalatag ko lang to. Ayan. Para mag-ano niya. Ang bait naman ni ate. Pinayagan tayo na mag-ano. Okay lang po. Ito sa pa. Parang ganun siya. Lay, ano siya yung ano. Ay, bongga. Minimalist. Tapos meron na kayong magandang bridal gown. Oo. Pag ganyan po, magkano nga ulit? 15. Ayan ang mga palis na bridal gown. Diba? Ang ganda. All over lace talaga. Ayan. So, ate, baka gusto mo silang invite sa yung boutique na Joe and Ed. Ayan. Hello po. Sabihin nyo, tapos invite nyo po. Hello po. Invite ko po kayo sa boutique namin. Pasyal po kayo dito paminsan. Ayan. Para makapagito ka. Pili po kayo ng mga magagandang design. Located lang po yan dito sa second floor ng Dragon 8. Oo. So ulitin natin, no? Ito ang kanilang calling card. Ayan. Tapos meron silang mga Facebook page, Smart and Globe, kompleto. Si Ma'am Josie Casin. Ayan. So, thank you, Gidsters, for watching. So, till next vlog. If you are new with my channel, please do subscribe, like, and share. Of course, click the bell button for you to be notified to my next vlog. Bye! Thank you po. Thank you po.